So ito po, mag-react po tayo ulit ha. O dito kay Kapamilya Kingdom, na tuloy-tuloy yung pag-atake. Okay, hindi lang sa MTRCB, hindi lang kay Chairwoman Lala, ngayon po pati po yung mga board members inaatake isa-isa. Okay, hindi nila matibag itong si Chairwoman Lala. Firm siya sa kanyang desisyon. Eh dapat lang, hindi naman dapat nagpapabuli yung mga tao natin sa gobyerno porket hindi lang nag-a-agree yung isang tao, yung isang, di ba, isang grupo. Kailangan nating sumunod sa mga batas. Dahil po hindi nila matinag itong si Chairwoman Lala, ay iniisa-isa ngayon po yung pambabasya mga board members ng MTRCB. At sa akin po, medyo sumosobra na yan. Ang masama pa, pila pinapalabas nila na kaya ginagantihan si Vice Ganda ay dahil daw sa politika. Dahil daw yung mga ibang board member ay supporters ni BBM. Kaya daw gumaganti sa It Showtime. Diba? Which is ang layo nung disconnect. Diyos ko po, lahat po ay nakamove on na dun sa huling eleksyon. Diba? Ginagamit na lang na rason kasi gusto nilang i-justify na sila ay pinepersecute at ipipilit nila na walang mali doon sa ginagawa nila. Diba? At syempre, ididikit pa sa EAP. Well, eto ha, meron silang pinoint out. Okay, yung si Val Soto. Yung kay Val Soto na pagpunan nila, I think that is fair. Okay? Dapat, hindi ko sure kung si board member Val ba ay hindi bumoto o hindi. Pero sa akin lang, okay lang punahin nila yon. Pero yung ibang mga miyembro na pinupunan nila dahil lang maka-BBM, parang unfair naman yun. Okay? Example, ito. Johnny Revilla. Porket malapit na kaibigan nila BBM, sasabihin nila parang bias na yung kanyang pagboto laban dito kay Vice Ganda sa It Showtime. Okay, napakahusay na ano yan, na member ng society yan. 'Di ba? Nirerespeto, ginagalang, tapos ganun lang nila kung i-bash. Okay? O ito po si Antonio Ho, si Bogart the Explorer. Okay, barkada ni Baste. Parang best friend yata yan ni Baste. O dahil best friend niya si Baste, sinasabi yun daw yung dahilan, kaya ganun na lang yung pagboto niya laban sa It Showtime. Diba? Tama ba yung ganun? Eh, si Bogart? Diba? Na parang unfair naman yata, diba? Na porket, kumbaga guilty by association, porket barkada niya si Baste, hindi na siya makakaboto ng maayos na tama, at ipipersecute na niya yung sa ABS-CBN, sa It Showtime. O si Luke Mijares, na supporter ni Pangulong Duterte nung nakaraang nung 2016 na eleksyon. O board member din, o kaya pinopoint nila na kaya ka ganyan bumoto kasi maka Duterte ka, gusto mong kawawain yung ABS-CBN. Which is malabo po ang pinag-uusapan dito, yung mga pagkakamali ng show na It's Showtime. Hindi naman aalisin yung show eh, sususpindi lang. Pero bakit kailangan nilang umatake ng ganun isa-isa doon po sa mga board member ng MTRCB? O ito, isa pa o. O si Ma'am Malu Choa Pagar. O ito nga, sinasabi nila dahil connected sa Tito Vic and Joe. Eh ngayon nga, magkaibang ano nga sila. Magkaibang panig nga dito. Magte-testify nga siya. Kasama ng tape. Baka nga this week o next week. O tapos sasabihin nila, bumoto siya laban sa It Showtime dahil kampi siya sa TVJ. Parang napaka-unfair nung reporting nito na parang tinatarget at hinaharas bawat mga membro. Okay, si Tony Reyes, o na madalas nakatrabaho ng Tito Vic and Joey, direktor nung araw. O yan, no? Sinasabi nila bias daw and ano daw and parang inisip nila parang pinagkakaisahan itong si Vice Ganda without being responsible doon sa mga nagawa nilang pagkakamali. Okay? Nalabag sa batas. Okay? Ito pa, meron pang Eloisa Matias. Okay? Ayan, inano din nila. Porket close daw kay Lala. Very close daw kay Lala. Yun ang kanilang batayan. Kaya hindi bumoboto ng tama o ano. Diba? Parang unfair naman na itong mga membro ng gobyerno na to na tinatarget sila isa-isa. Yun. Yung kay Val Soto, sige, ibigay natin yan. Okay, fair criticism yan. I don't know kung nag-recuse siya o hindi siya bumoto. Pero syempre, talagang may direct na link niya kasi kapatid niya mismo. Okay, so ibigay natin yan. Pero the rest, ito, si Raymond Aquino. Nasabi nila, porket close kay Duterte. Ganyan, di ba? Iniisa-isa nila itong mga board member ng MTRCB na tahimik na ginagawa yung trabaho nila. Hindi lang naman yan ang trabaho ng MTRCB. Marami silang mga
nire-review na movies and shows. So bakit kailangan targetin, di ba? O tapos si Richard Reynoso, porket unitim kumampi. O sige, makikita nyo po, malawak, iba't ibang klase yung mga board member ng MTRCB. Pero tinatarget sila nitong Kapamilya Kingdom. At bakit? Dahil hindi matanggap ni Vice Ganda na masususpende sila dahil sa icing. Minsan masyado ng ano eh. Minsan kailangan natin ibaba ng konti yung pride natin, di ba? Sumunod tayo sa gobyerno. Diba, aminin natin yung mga pagkakamali natin. Na although para sa atin siguro walang mali doon, pero hindi lang naman tayo ang nasusunod parati. Marami tayong kababayan na na-offend doon sa nangyari. Okay? O tapos inano na yung mga ibang members, si Neil De Mesa, yan maka DDS talaga yan, unit team talaga yan. O tapos ito, yung nga, yung si Mark Anthony Andaya, tinatarget din. Na parang pinapalabas na, ikaw, batang kaya po ka, bakit hindi mo kami kinakampihan? Dapat inaaw, dapat bumbino, ganun ba yun? Porket sa ABS-CBN siya nagtatrabaho, dapat lahat ng boto niya pabor sa ABS-CBN, kahit labag sa prinsipyo niya? Yun ba ang gusto nilang mangyari, nakampihan nila porket pareho ng stasyon? Di ba parang mali eh, mali talaga yung pinapalabas ngayon, kaya daw si Vice sumusuporta sa maging sino ka man. Ang layo naman ng batang kayapo sa ratings doon sa maging sino ka man. Pero anyway, di ba kaatakihin mo si Mac Andaya na ginagawa lang yung trabaho niya? Diba sa akin, ang nakikita nga yung board eh, malawak eh, iba-ibang channel, iba-ibang, diba? Hindi mo maiiwasan na sa gobyerno ang ma-appoint minsan ay mga supporters ng Pangulo, kasi Pangulo yung pumipili eh. Bakit ako mag-a-appoint ng mga tao na gusto kong tanggalin sa pwesto na ang iniisip si Lenny yung nanalo? Ba't ako mag-a-appoint nun? Hindi ko mapagkakatiwalaan yun. O di baka tridorin ako nun, diba? Common sense lang naman. Kung si Lenny yung nanalo, may chance na baka mas maraming mga pro Lenny yung na-appoint sa mga posisyon. Kasi 'di ba, magka-align sila ng mga gustong mangyari. So sa akin pinopolitika na ano, pinalaki ng pinalaki yung sitwasyon. Alam mo, tapos na sana yung suspension, 'di ba? Kung nakiusap sila ng maayos, baka iniksian pa yan. 'Di ba? Hindi nila matibag si Chairwoman Lala ngayon, pati mga board member hinaharas. Huwag naman ganyan. Diba? Ginagawa lang nila yung trabaho nila eh. Yung mga pages na yan, porket hindi kita yung mukha nila, ang tatapang nila, diba? Porket siguro, hindi ko alam kung may backing sila, may backing ba sila kaya sila matapang? May corporate backing ba sila kaya ganun? Siyempre, i-deny sila ng kung sino man, diba? Hindi namin kilala yan. Pero, diba? Kung makabanat, kung makatira eh. Pero anyway, so yun lang, sa akin sundin lang natin. Kung nagpakumbaba na lang, baka nabawasan pa yung suspension na yan. Tapos na sana ngayon, diba? Kaso ginagawa pang malaking issue, tumitira pa eh. Pero anyway, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.